Pero nitong nakalipas na eleksyon, nawala sa kamay ng mga Gordon ang probinsya. Sa 5 kandidatong tumakbo mula sa angkan, walang nanalo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Pang-13 sa senatorial race ang pambato ng pamilya na si Richard Dick Gordon. Ang pamangkin naman nito na si JC De Los Reyes, nasa 25 na pwesto. Palagay ko, maraming nalungkot, maraming nagulat. Nagtataka kung bakit hindi namin nakuha yung mga position. Ang mayor ng Olongapo na si James, tinalo ni Subic Mayor Jeffrey Conghun sa labanan sa pagkakongresista. Mahigit 20,000 ang lamang ni Jeffrey kay James. Totoo niyan, hindi. Hindi ko in-expect na ganun ang resulta. At matuwa nga ako dahil sa medyo malaki yung ating naging lamang. Isang Gordon at isang magsaysay ang katapat ni Conghun. Sabi nila sa akin, malaking pangalan yung kinakalaban mo, mga kalaban mo. Sabi ko naman sa kanila, subukan ko. Ibig sabihin, pagka ganon, pinagsawaan ko na. At lalo na dahil sila ay bahagi na ng kasaysayan ng lugar na yon, hindi talaga natitinag. Ibig sabihin, nawala yung magic dun sa pamilyang Gordon. Baka ito'y simula na ng paghina ng pamilyang yon sa politika. Para sa mga Gordon, away sa loob ng pamilya ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Wala raw kasi silang bigayan. Naglaban sa pagka-mayor ng Olongapo si Annie Gordon, asawa ni James, at ang pamangkin nitong si Bugsy De Los Reyes. Pero natalo ang dalawa ni Subic Vice Mayor Roland Paulino. Maybe they're a young man in a hurry, they have good ideas, pero hindi pa nire-time. No? Yun ang sinasabi ko. Namin sa kanila, paunahin na muna kami. At dahil hindi lang dahil kasi kami ay senior kaysa sa kanila, kung hindi, mas ready. Unang-una, hindi gusto ng Pinoy na nag-aaway ang pamilya, hindi ba? So, tingin ko, doon, yun ang threshold naman ng mga taga-Zambales. Parang umabot na yung tama na, di ba? Palitan na. Matipid daw ang kampanya ni Roland Paulino at halos kalahating milyong piso lang ang kanyang ginastos. Una siguro, ang sawa na rin yung tao. Although, siguro kung kahit na sabihin pa kung gano'n na sila katagal, kung naging maganda yung patakbo nito nakaraan, eh baka kinuha pa rin. Nakadagdag lang siguro na nakita ng tao na may performance tayo at pwedeng ipalit. Si Lorita, mas piniling iboto sina Conghun at Paulino kaysa sa mga Gordon. Kasi po, si Roland Paulino, para sa akin po na siya ang totoong tao, saka makamasa lahat ng tao, wala siyang pinipili. Wala naman daw silang problema sa mga Gordon noong una. Malaking tulong po katulad ni Kate Gordon. Talagang si Kate Gordon, maraming nagawa dito sa Olongapo. Ito pong isa, hindi po eh. Wala pong nagawa kundi tumugtog. Pagka po, makita mo, halimbawa, meron pong baha dito, meron pong matagal po sila bago dumating. Iba't iba ang pagtingin ng mga taga-Olongapo sa pagkatalo ng mga Gordon. Para sa akin, masama ang loob ko. Yun lang. Okay lang naman. Pagbigyan naman yung ibang mga kandidato. Para sa amin, gusto pa rin sana namin sila. Kaso lang talagang hindi namin kasi na yung boto eh. Dahil dalawa sila ang pumasok sa politiko. Siyempre, nabhati sa kanila yung boto. Para sa mga Gordon, hindi dahilan ng pagkatalo ang pagiging political dynasty nila. Sa akin, wala naman masama sa political dynasty. Pag maraming accomplishments, natutulungan ng mga tao, lalo na dito sa Olongapo, bakit ba tumagal ang mga Gordons dito? Because we are a family of achievers. So, I guess,
we make our mistakes, and we learn from our